Okay, from April Sabalo, ito po yung sasagutin natin sa vlog na to. May own requirements po ba ang Cebu Pack or depende lang po sa requirements ng destination place po? Please reply, ma'am. So, my answer of this is, depende po yun sa LGU. Yung mga requirements na yan, depende po sa LGU, ina-update po yan ng mga airlines. So, kung ano po yung nilagay ng Cebu Pacific, yun din po yung sa Philippine Airlines dahil advice lang po yun ng mga LGU sa kanila. So, kailangan alamin nyo po yung requirements bago kayo umalis sa place nyo and also sa place of destination nyo. Origin and destination, alamin nyo po yung mga requirements na yan. Pag-uusapan natin kung sino po yung allowed at kung ano po yung mga kailangan yung gawin para po makalabas kayo ng Philippines. Dahil meron pong mga naiiwan at hindi nakakasakay. Meron akong nai-encounter, nagme-message po sila na hindi po sila nakakasakay kahit complete po yung requirements nila. So, akala nyo lang po complete pero may mga nakaligtaan kayo. So, kahit isa lang dun sa mga requirements na hindi nyo nagawa ay talagang maiiwan po kayo. So first, you need to prepare for your flight and learn about the latest travel rules and regulation of your origin and destination. Hindi lang basta sinabing pwede kayong lumabas or mamasyal or umalis sa Philippines ay allowed na kayo. Alamin nyo din yung pupuntahan nyo and also kung allowed pa ba kayong bumalik sa Philippines dahil mga may pakialam kayo sa mga restrictions lalo na sa arrival. So, bago tayo dun mapunta sa mga step-by-step process kung paano po kayo makadepart sa Philippines, paalala lang po that these rules are subject to change by the issuing government authority and are issued for passengers and the public safety. As these requirements may change at short notice, the advisories are meant only as a guide. Please make sure that you have the correct and have completed the requirements documents before you travel. So, okay. When you depart from the Philippines, kailangan yung bisitahin yung mga place or yung pupuntahan yung country kung ano po yung mga requirements nun. And alamin nyo ang eligible passenger who are allowed to exit the Philippines. Okay. Alamin nyo po kung belong ba kayo sa ganitong klaseng passenger, so it means allowed kayo, like yo, ginawa na kayo ng papers and then ban kayo sa country na yun, so hindi po yun allowed. Then the departure guide for international travel, alamin nyo rin po kung ano po yung mga step-by-step process pagdating ba sa airport, ano ba yung una yung gagawin, and then the specific requirements per country. Ito po yung kailangan alamin nyo kung ban ba kayo doon, kung allowed po ba kayong pumasok doon as an OFW, as a tourist. And then the destination requiring COVID-19 testing, COVID-19 testing center and partners. Alamin nyo din po yun kung kailangan ba nilang COVID-19 test, ilang hours ba. Minsan dahil dyan, may iwan pa kayo like 72 hours valid siya, then wala na. Akala nyo valid pa siya pagdating sa airport, hindi na pala. So possible yan. Magiging dahilan niya nang may iwan po kayo sa airport. Then, kailangan nyo rin po mag-research na mga frequently asked questions. Yung akala nyo walang problema, pero pagdating pala sa airport, yun ay magiging problema nyo. So, first, puntahan muna natin. Paalala lang po na mandatory ang wearing of face mask and face shield. Hindi pa rin yun mawawala. Then the trace up, hindi man po kailangan ng iba. Sabi nila nakarating na sila sa ibang bansa, hindi po hinanap ang trace up. So, you're so lucky kung hindi po hinanap ang trace up. Pero isa yun sa requirement sa airport and wag kayo magpasiguro na hindi din siya hahanapin sa inyo. So, nakadepende din yan sa mga agents sa airport. Like, akala ko hindi siya hahanapin nung pumunta akong Manila, pero hinanap siya galing akong Jensen to Manila. Bago ka makapasok dun sa airport, kailangan naka-download ka na po ng trace app. And then mag-fill up po kayo ng passenger's profile and health declaration form. So ilalagay ko po yung link dyan sa description box. Sino ba yung mga eligible passenger na magta-travel
Ngayon, bago kayo ang mag-exit, kailangan bilong kayo sa OFW. Or di kaya, bilong kayo, isa po ba kayong OFW? So, allowed kayo. Student enrolled abroad and participants accepted in exchange visitor programs. Citizen permanent residence visa holder of a foreign jurisdiction. Foreign nationals, ito yung nagre-refer to an individual with a passport other than the Philippine passport. And outbound Filipinos, for those traveling on tourist or short-term visitors visa, kailangan nyo po ng Philippine passport, supporting documents, medical, health requirements, confirmed round-trip ticket, travel and health insurance to cover the travel disruptions and hospitalized in case of COVID-19. Bureau of Immigration declaration of acknowledging the risk involving in traveling. Then, whenever required by the country of destination, a negative COVID-19 test taken in accordance with the health and safety protocol of such destination. And you need to register to the passenger's profile and health declaration form. So, paalala lang that travelers are allowed to exit in the Philippines provided they are also eligible to enter the destination country and are subject to immigration formalities. Yun yung sinasabi ko na kahit allowed kayo umalis, kung halimbawa babalik kayo dito sa Philippines, make sure na belong din kayo sa arrival guide or sa arrival kung sino po yung tatanggapin ngayon dito sa Philippines, dahil pwedeng hindi kayo i-allow nila palabas kasi baka hindi na rin kayo makabalik sa Philippines if ever, lalo na sa panahon ngayon. So, for short, kailangan your travel is essential muna as of now kasi di ba nga may mga restriction po tayo yung pabalik sa Philippines. So, punta tayo sa frequently asked question na akala mo wala lang siya, akala mo tanong lang siya na hindi dapat siya seryosohin. So, ito yung mostly tinatanong, do I need to register before my departure from the Philippines? Kasi yung iba, akala nila wala lang. Pero, all passenger must register via the passenger profile and health declaration form as early as 5 days. Dahil baka pag wala nito, ito pa yung maging dahilan po ng may iwan kayo sa airport. Then, another question, I have an onward flight on another airlines to another country. Which requirements do I need to secure? Yun, kung may mga two-stop kayo, and then, ano ba, nalilito yung iba, saan po ba requirements yung susundin? Susundin po ba kung saan siya mag-stop or doon na sa last destination? So, the answer for that is to ensure entry in all points of arrival. You must secure travel and health documents required by the countries you will transit through and arrival in. So, yun, hindi lang ibig sabihin na pupunta ka sa last destination, yun lang po ang iko-comply mo. Alamin mo din kung dun ba sa transit na country mo ay wala na bang requirements, dahil baka dun, baka dahil dun ay maiwan pa kayo kung hindi nyo din alam yon. So, another question is, do I need to undergo a COVID-19 test before departure? So, some countries require travelers to undergo a COVID-19 test. It is RT-PCR test, antigen or what? Depende po yun sa country na pupuntahan nyo. Yun po ay test before departure. Then the validity of the test result may also vary. Ayun. Yun yung sinasabi ko. Alamin nyo din po kung ilang hours or days ang validity ng COVID-19 test bago kayo makapasok sa place or sa destination nyo. Where can I get an RT-PCR test? Please be reminded that some countries require travelers to take an RT-PCR test at specific hospitals and laboratories. Unless specified, you may book an appointment at the PAL testing facility or PAL laboratory and testing partners for discounted rates and or quicker release of result. You may also undergo the swab test at other testing sites as long as they are accredited by the country of destination or the Philippine government as specified. So, hindi lang po basta kung saan lang magpapatest. Takadepende din po yung ibang countries ay may meron silang preferred na laboratories kung saan po kayo magtitest para po acceptable kayo sa flight going to that country. So, yun, alam mo yung mga possible question. Then, kung
Kung medyo po kinakabahan kayo, you need assistant also. Tawagan nyo po before your flight yung mga taong dapat yung tawagan, like kung meron po kayong agent, so tawagan nyo po yun. Follow up the requirements, dahil pwedeng time to time mag-iba po yung mga requirements international. Hindi nyo alam na pwede ngayon is iba, then kinabukasan is iba na naman. So you need to follow up the requirements time to time. Kung pwede, check nyo po siya every day. And also, dun din po sa airlines, alamin nyo din po, makikita nyo po dito sa site na to, kung ano po yung requirements, kung nag-iiba po ba siya everyday. Nandyan po yung domestic and international flight. And also, for here in the Philippine Airlines, nandito po, and for Cebu Pacific, halos same lang naman po yung requirements ng mga airlines. Ang nagvavary din po kasi sila dun sa requirements ng mga country na pupuntahan nyo. So, yun lang po yung nag-iiba dun. So before we will end, iniimbitahan ko po kayo to like this page, Wonderfly Travel Agency, and also Agent Lenny. You can contact me there and you can ask questions. So kung gusto nyo pa pong maging updated sa mga travel update, don't forget to like this video and share also para marami tayong matulungan. And don't forget to comment down below kung may request kayong video. And also don't forget to click the subscribe button and the bell icon so that you will be updated on my next video. See you on my next vlog, guys. Goodbye, everyone. Thank you for watching.